one of the seven angels, which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. He carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Having the glory of God, and her light was like unto a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. And had a wall, great and high, and had 12 gates, and the gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east three gates, on the north three gates, on the south three gates, and on the west three gates. The wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the walls thereof. The city lieth four square in the length, of, as is large as the breadth. And he measured the city were with the reed 12,000 furlongs, and length and the breadth of the height and the height of it are equal. And he measured the wall thereof 144 cubits, according to the measure of a man, that is of the nature. The building of the wall as of it was of jasper, and the city was pure gold like unto clear glass. The foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald. The fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh crystallite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the tenth a chrysoprasus, the 11th, jacinth, the 12th, amethyst. The 12 gates were one pearl. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. The nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the kings of the earth shall not be shut out all night day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. Sabay sabay. And they shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written, the Lamb's Book of Life. Pray, Lord, maraming salamat sa mga salita ng Panginoon, pag-aaral namin. New heaven and new earth, Panginoon, napakaganda, Lord, that we pray na as we study this, Panginoon, dun yung aming hope, at dun yung aming appreciation din po sa inyo, Lord. Tapos po yung mga plagues, tapos yung parusa, but I pray na appreciate din namin yung beauty ng inyong yung heaven and new earth, Panginoon, yung mga ibang class, yung mga ibang bagay, Panginoon, na hindi malinaw. Mga sa unang panahon, Panginoon, ay maging malinaw po ngayon sa amin sa according to your will, Panginoon. So, magbalain niyo pong bawat isa sa inyong salita. In Jesus' name, pray. Amen. Ako na po. Okay, so ano nga ba? Ano nangyari last week? Tapos to. Okay na. May nagsasabi kasing dito. Pero mabilis kasi tayo dito kasi nga yung Millennium, yung Gog and Magog, siniksik natin kaya inaral natin lahat. Pero this week, hindi na mahirap kasi pinarusahan na yung dapat parusahan. Ano nang next? Wala na, sila, impyerno na. Okay? Pero yung mga ligtas, yun ang pag-usapan natin ngayong hapon. Okay? So, ano nangyari pala after ito? Nasunog na yung earth.
binalikan na, pinalitan na, ni-restore na. Tapos yung millennium, 1,000 years na si Jesus nagre-reign dito mismo sa lupa. Pero pinaganda na yung lupa, pero hindi pa rin ganong aganda. Ito yung maganda talaga. Okay? Kasi after 1,000 years, gera na naman eh. Ibig sabihin, may pinalaya si Satanas na naman eh. Siyempre, pumangit na naman. So ngayon, ito na yung final. Okay, dalawang chapter na lang po ang Revelation. So, hindi nyo kailangan imagine. O, imagine nyo din. Maganda to. So, ano bang ano nyo sa langit? Na, hindi ko makakalimutan kasi yung iba dito medyo kakaroon pa ng debate kung ano daw ang pinaka-end state ng mga Kristiyano. So, yung iba sa lupa lang. Sabi kasi ng mga SDA. Ba yan? So, sino man yun? Pero may malabo kasi doon. In a way, tama yun. In a way, mali. Kasi yung sa tayo pag namatay, pag namatay tayo, sa tayo punta? Sigurado ka na sa langit, si Andrea? Sino, parang, ano ginawa mo para punta sa langit? Ha? Ikaw, Queenie? Ha? Sigurado ka na sa langit? Anong ginawa mo para punta sa langit? Ha? Ako nag-share sa iyo eh. Huwag mo akong pahiya. Kalimutan mo na. Medyo. Kaya may importante atin kayo lagi, nare-review yan. Lalo kayong tumitibay, no? Kasi kahit sa Bible, yung iba, ligtas na, hindi pa nila alam. Diba, nakalimutan yung iba. Kaya pag pinaalala sa iyo, makukuha mo agad dyan, no? So, paano ka maliligtas? Kailangan gumawa ng mabuti para maligtas? Maganda yung gumawa ng mabuti, pero di yun ang paraan, diba? Kasi kahit anong gawa mo mabuti, kulang. So, tumanggap ka lang kay Jesus, siyempre, pinin siya yung gospel, nalaman mo, wala kang magagawa. Kahit anong gawin mo, regalo pala yun, kailangan mo lang tanggapin. Tinanggap mo si Jesus, siya pala yung regalo, naging anak ka ng Diyos ngayon. So, anak ka na ba ng Diyos? Winnie? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Lahat? Si Judas? Hindi lahat, di ba? So, ang anak ng Diyos lang yung tumanggap. Okay? Next time, reviewin kita. So, ngayon, ito na yung end state natin. Kasi, kung nari, namatay, huwag naman, ha? Kung nari, ngayon, gusto ang COVID, eh. Kung nari, totoo yan. Hindi na COVID si Pastor. Saan ako punta? Langit. Okay? Pero, pag nag-rapture, sasalubungin dito yung katawan ko, yung kaluluwa ko pala, I mean, tsaka yung katawan ko, magkakaroon ng new glorified body. Okay, magsasalubong yun. Kasama ako ni Jesus, yung kaluluwa ko, tapos yung katawan ko. Ibang klase to, hindi lang gano'n. May gagawin ng Panginoon doon. In-explain natin yun sa Corinthians, di ba? Glorified body, hindi basta-basta yun. Si Brad pala, sino mo na gano'n? Malimutan ko tuloy. Nama, nadaanan mo yun, di ba? Saan ba yun? Basta in-explain mo yun sa isa sa mga seminar natin sa ano. Thessalonians 4, ba't mo nadaanan yan? Sa Word of God, malali. Anyway, so pag nag-rapture ngayon, labanan, and then millennium, yung last week. So, baniniraan tayo sa earth, pero may restore na to. Hindi na ito parehong-pareho ng earth ngayon. At hindi rin pareho ito ng Revelation 21. Kaya sabi dito, "And I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea." So, sa planet earth, isa sa mga hindi mo pagtinignan mo yung earth sa labas, ang unang makikita mo dyan, dagat. Sige, so, dahil mo nakikita ang land, kasi nga dito tayo nakatira. Pero pag lumayo ka dyan, ang makikita mo, sea. Ngayon, itong panahon na to, lahat ng namatay na dati, mabubuhay ulit. Siyempre, iba sa impyerno, yung iba, nakita natin last time is, sa langit. Hindi, dito sa lupa yon yung restore. Ni-restore na lupa. Okay? Tapos, si Satanas nga, nag-rebelde na naman, nag-rebelde din yung iba, pinatay na naman, napunta sa impyerno yung iba. Ngayon, ang daming taong nabuhay na ligtas. So, siya titira. Galing sa langit, pumunta na nga dito. So, ang daming tao nun. So, kaya, I believe,
nung yung new heaven, new earth na, hindi tayo, hindi siguro kasya or masyadong mahal si Kip, di ba? Ano nga, si Chelsea, matapat sa Diyos, siyempre, malaki ang mamanahin yan. Eh, kung lahat tayo, marami, siyempre, lahat malaking space, di ba? Hindi ko alam, saan tayo kukuha ng tubig? Di ba natin kailangan ng ganun maraming tubig, di ba? Poso or sa deep well na lang. Pero yung mga, yung sidaw, wala na. So, siguro, yun nga, parang magkasya tayo lahat, di natin alam, no? Parang ganun lumalabas. Kasi lahat po ng ligtas from the, ilang taon na ba ang Earth? Sabi ng science, billions of years na raw. Wala sila ebidensya doon. Kundi mga kung ano nung sinukat nila kunwari. Pero sa Bible, mga ano pa lang yan, wala pang 7,000 yan. Okay? So marami na rin, pero hindi ganun karami. Ilang baligtas doon, okay? Pero sabi dito, bumaba. Kaya ganito, yung ibang paniwala dito, hindi exactly ito yun. Nang galing kung saan yan. Pero sabi kasi bumaba eh. Siguro lang pinakita sa atin. Okay? At doon na tayo ngayon pupunta. Sabi doon kasi yung old heaven, first heaven, nawala na. O siguro, ginunaw na, o binago ulit, di na kailangan, inalis. So, na ba yung first heaven yan? Siguro yung sky, hindi na basta-basta. Okay? Imagine nyo ba? Basta, parang ito yung earth, di ba? Imagine nyo, panibagong earth, nawala ng dagat. Alam nyo yung moon? Yo, walang dagat, di ba? Actually, lahat ng planet na iba, walang dagat. Mars. Tingnan na. Wala din, di ba? Pero sabi nila, may ice daw. Whatever. Pero, ganun ang itsura. Pangit naman ang pasto. Hindi naman sinabing walang puno, eh. Hindi naman sinabing walang rivers. Di ba? Yung Millennium, may river. Naalala nyo pa yan? Ito, mayroon naman. Sabihin pala mamaya. Okay, in-imagine nyo. Saan nyo gusto tumira pag sa ganun? Basta yung Jerusalem, parang yun ang capital eh. Okay, so malamang doon ang Panginoon, tsaka yung mga, tingnan natin. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem. Ito na yun. So, sa New Earth, may New Jerusalem sa loob. Okay? Coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. So, kaya po nagtatalo naman dito. Sino ba yung bride? Sabi. Kasi kinukumpara yung bride of Christ sa ito daw yung mga Kristiyano. Ngayon, yung mga Baptist bride. Yung mga Baptist lang daw yung ano. Walang pinalaman yun. Walang basihan yun. Kaya bangal lang. Pero, I believe yung bride dyan is yung lahat ng mananampalataya from the foundation of the world. Pero dito naman, ang sinasabing bride, New Jerusalem. So parang conflict, ano ba talaga? Lugar ba yung New Jerusalem o tao? Yung bride. So, sa akin, hindi problema. Pag sinabing, for God so loved the world, sino yun? Minahal niya ba yung puno? Mga tao ang nasa mundo, di ba? So, hindi problema to. I believe, yung bride is mga mananampalataya. Pero dahil lang pinaka yung holy city is New Jerusalem, hindi bride din yun. Okay? Wala akong makikitang problema doon. And I heard a new voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. So ang Diyos ay nasa lahat naman ng dako. Pero doon, parang ito yung pinaka-highlight ng ating ano na eh, ng history. So, sabi rin sa Bible, makikita ba natin yung Diyos? Yung tanong. Yan ang ano, no? Medyo mystery. God the Father, makikita ba natin? Hindi ko rin alam eh. Kasi spirit siya eh. Pero sabi, ang sinong pinaka maghahari si Jesus sa millennium, pero later, ibibigay rin niya sa Ama yun. Nasa ng Ama. Yun ang mystery. Anyway, ito, magkakaroon tayo ng clue dyan. The tabernacle of God is with men, and He will dwell with them.
Kung nakatira na tayo dito, titira din ang Diyos dito, so malamang makikita nga natin. So, kasi nga, spiritual na rin tayo eh. Hindi na siya problema na yung mata natin na hindi banal, makikita yung Diyos. Wala nang ganung problema. Wala nang kasalanan sa langit. Okay? Eh di, tanong. Sige, go. Yun ang ano, di ba? Yun ang mystery. Kasi, ang Diyos ay isa lang eh. Kaya nga iniisip ko dito, baka ano na eh. May bago siyang form. Parang ganun. Pero separate pa rin kasi ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, separate. Yun ang di naman binanggit dito, no? Pero basta kasama natin ang Diyos. Yan ang Diyos ay three person nga. Okay? Yung mga ganun, di ko nabasa yun. Wala namang sinabi. Pero pag ang Diyos kasi, kasama niya, Espiritu niya eh. Yun yung mystery, di ba? Ang nakikita lang kasi natin sa ngayon, tsaka sa history, si Jesus. Pero sa langit, tapusin natin to. Nakikita natin yan, okay? Sabi, maninirahan kasama nila eh. Pero di naman sinabing may forma siya na parang tao. So, pwede din naman yun, di ba? Tsaka mamaya, sabihin yung araw, di ba? Mamaya, doon natin yun. And they shall be with his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death. Okay, ito yung nabanggit natin madalas. Yung talagang perfect na, wala nang kasalanan, wala na rin kamatayan, wala na rin satanas. Diba, no sorrow, wala nang, bakit naman maghihirap? Ito na yung final eh. Okay? Kasi yung mga bagay nga na magpapalungkot sa'yo, satanas, kasalanan, wala na eh. Gusto nyo ba ng ganon? Na-imagine nyo ba? Medyo mahirap eh, di ba? Kasi ang mundo natin, alam natin, may kasalanan, may pagkukulang, di ba? Minsan, naasal ka pag tumingin ka sa salamin. Iba, medyo tumatanda, di ba? Ay, doon wala nang tatanda doon, matatanda doon eh. Wala nang oras doon eh. Di ba? Yung mga, kung ano yung, hindi ka, eh, mga bata, paano kaya? Eh, gusto ko pa maging dalaga eh. Hindi ko alam. Siguro, kasi sabi dito kasi, kung naalala niyo sa ating Matthew, tapos tayo sa Matthew, si Jesus hindi nyo lang nakilala. Naalala mo nyo, andito ba na kayo noon? Wala pa yung iba sa inyo eh. So, yung sabihin nung di makilala si Jesus, ay nakita siya. Parang si Jesus to, pero parang hindi. Yung sabihin, iba na yung katawan niya. Yung mukha niya, nag-iba. So, yun nga, parang perfect na yun. Tapos yung katawan niya, naglalago sa dingding. So, ayun actually ginagaya ng mga ano eh, palabas eh. Nag-iisip kasi sila ng celestial body na hindi kaya ng ano, ng alawang, ng sakit, no? Dito nila ginagaya yun eh. Wala nang iiyak. Ba't kayo iiyak? Yung paiyakin ko kayo? Wala nang iiyakan doon kasi wala nang kasalanan. Ano pa? Yan, yeah, lumipas na lahat, okay? And he that sat upon the throne. So, ang bida dito, syempre, ang Diyos. Dito sa Revelation, nakita na natin yun. Pinupuri siya, di ba? And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Sino nagsabi niyang, I make all things new? Yun nga, itong hiwaga niya kay Jesus tsaka sa Ama, nag-overlap. Okay? Sinong lumikha ng lahat? Sabi yan, Diyos. Pero maraming verse, si Jesus. Sino yung faithful in to? Si Jesus din. And he said unto me, It is done. Oh, yan na. I am Alpha and Omega. Sino yung Alpha and Omega? Ang Diyos. Later, sinabi sa Revelation 1, si Jesus. The beginning and end, I will give unto him that is athirst the fountain of the water of life freely. Alala niyo rin yan. Si Jesus nagbibigay niyan. Okay? Nabagin natin kanina, wala nang sea, pero may water pa rin. O ibang klase ng mag-function yung katawan natin siguro. By that time. Amen? Ang hirap ano eh, no? Imagine. Kasi nga, pag ang alam mong katawan mo, yan lang. He that overcometh shall inherit things. So ito, i-address natin na kasi ito yung ginagamit ng sa mali, okay? He that overcometh shall inherit all things and I will be his God
and he shall be my son. So mga nagtuturo ng kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas, ito'y ginagamit nila. Kailangan daw ay mag-overcome. Ibig sabihin yung overcome kasi manalo eh. O pag nag-overcome ka, di ba, ikaw yung nakipaglaban. So kung sino lang daw manalo, sila yung magmamana ng lahat ng bagay, sila yung ligtas. Ama, paano yan? Yan. Tanong natin yung Bible, sino yung tinutukoy niya dyan? Paano ba tayo nakaka-overcome? Yun ang tanong. Kasi isipin mo na paano ka nakaka-overcome. Kung ligtas ka, alam mo na. Ito yung sinabi mismo ng Bible na sino ba yung nag-overcome. Bihira nga pong ginamit yung overcome sa Bible. Ay, basa po. 1 John 5:4 hanggang 5. Ready, go. For whatsoever is born of God, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Whosoever overcometh the world, yung gumawa ng napakabuti, huminto sa kasalanan. Yung ba sinabi? Mas malinaw dyan eh. Yung nakaka-overcome sa libutan, mahirap yan eh. Pero may kaya tayong gawin na pag ginawa mo yun, equivalent yun na na-overcome mo na lahat. Ano daw yun? Siyang nanampalataya kay Kristo, kay Jesus, na anak naman ng Diyos. So, ganun din. So, ikaw yung naka-overcome, ikaw yung naligtas. Kala ko kanina, hindi na magkatabi to. Ah, sila ang dalawa pala yun. Pwede ka dito. Basta magkakatabi naman yung dalawa. Yan. Oh. Focus lang kayo. Subukan nyo maintindihan. Kahit di nyo maintindihan lahat, di nyo kailangan maintindihan lahat. At least naintindihan yung ibang bagay. Di ba? Wala naman nakakaintindi lahat ng sinasabi ko sa bilis ko magsalita eh. Pero, may maintindihan kayo. Okay? Andrea? Okay, so sino daw yung nag-overcome? Sino yung nananalo? Sa lahat ng bagay. Sabi nyo, matagumpay. Naging matagumpay sa sanlibutan. Paano mo magiging matagumpay sa sanlibutan? Nahirap yun, di ba? Kaya sabi dito, kung ligtas na kayo, alam nyo to, nanampalataya lang kayo, yung sabing faith na yan. Ang nag-overcome, ang ating faith, at yan ay faith kay Jesus. So malinaw po yan, ha? Huwag niyong hayaan na gamitin nila yung verse na to sa Revelation 21 na sabihin sa atin na kailangan mag-ano ka, kailangan may paglaban ka, maghirap ka, gumawa ka ng mabuti para maligtas. Hindi totoo. Amen? Uy, overcome nyo yan. Makulitan nyo. Malinaw po yan, and he shall be my son. O di ganun din, sino bang anak ng Diyos? Ngayon, parang ito weird yung pagkakasabi, di ba? Actually, mamaya may mga weird ano pa dito. Kasi minsan pag nagkukwento siya, pinapasok niya minsan yung mga gusto niya sabihin sa atin. Ganun ang Bible eh. Kaya kanina, nagkukwento lang siya. E pumasok sa kwento yun, nagsasalita si Jesus, Alpha and Omega. Kaya ngayon, parang kinakausap na ngayon yung nagbabasa ng Bible. Okay? So sabi niya kasi dyan, I will give it. Yung mga nauuhaw, nauuhaw ka ba? Sa salita ng Diyos. Sino ba yung nauuhaw sa salita ng Diyos? Ito yung laging pumupunta dito. Yun ang uuhaw na uuhaw. Pag uwi mo pa, babasahin mo na naman. Sana ganun kayo. Kasi minsan sabihin nyo, hindi ko maintindihan, pastor eh. Hindi mo kayo maintindihan lahat. Unti-unti lang. Yung mga nakuha mo ngayon, i-apply mo, and then basahin mo to. Hindi maintindihan lahat. Unti-unti lang. So ganun po lahat ng Kristiyanong kilala ko. Wala akong kilalang tunay ah. Yung mga nagsasabi lang, naintindihan ko to, hindi naintindihan yun. Yung mga Pentecostal, OA yun eh. Lahat ng kilala kong mananampalatayang tunay, walang biglaan, isa-isa lang. Amen? Yan, nakikinig lang, and then nag-pray. Okay, so yan. Pag ikaw ay ligtas, talaga na-overcome mo lahat ng bagay, at ikaw ay anak ng Diyos. Sino kabaligtaran nun? Okay, ito yung ating verse na ginagamit, di ba? But, kabaligtaran, yung overcome, ligtas. Yung mga hindi, sila na mga matatakutin. Hindi ko na ikukwento yung kanina namin experience kasi mahaba. Saka na lang, ha?
Nandito lang kami, hindi na kami nakatuloy eh. Napunta sa COVID ang usapan eh. Alam ko, hindi na tatanggap, buti na lang. Anyway, sa mga matatakutin, ito yung mga ligtas, overcome, ito yung mga matatakutin, mga hindi na nanampalataya, unbelieving, abominable, mga kadiri, mga katuksuklam-suklam, mga murderers, whoremongers, mga ano yung whoremongers? Makiapid ba yan? Di ba, adulterers yan? Yun na yan, no? Sorry, hindi pala adulterer. Ma-whoremongers. Tama, makiapid. Sorcerer, ang kukulam, idolaters, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling na hindi napatawad. Dito yun. Shall have their part in the lake which burned with fire and brimstone. Ano yun? Which is the second death. The lake of fire. Ba't napasok na naman yung lake of fire? Para maalala nyo lang kung saan kayo niligtas ng Diyos. Amen? So, parallel po yun. Yung heaven and new earth, tapos yung impyerno, second death, nagbo-burn yun. Pero wala tayo dun. Kinukontas lang ng Bible. Amen? And there shall come, and there came unto me one of the seven angels. So, again, sinagusalita dito si John. So, vision lang pinakita sa kanya lahat to para maisulat niya dito. Sa kanyang vision, pumunta yung isa sa mga angels na mayroong seven vials. Kung naalala pa yung seven vials, yun yung tinatapon yung vials, pinaparusahan yung earth. So, seven yun eh. Kasi na daming angels nakita dito. Pero isa sa mga may hawak ng vial, hindi sinabi kung ano yung vial yun. Anyway, pumunta siya kanya, kinausap siya, sabi sa ito, come hither, I will show thee the bride. Balik tayo sa bride kanina, di ba? Sino yung bride ulit? Naman na ng palataya. Pero sabi kanina, ito, papakita daw. Ang papakita dito sa atin, yung New Jerusalem. Ayan, oh. And he carried me away into the spirit to a great high mountain and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Balikan natin yung kanina. Sabi dyan, and I, John, saw the holy city. Iba po yung holy city sa holy city? Holy city. Great city, holy Jerusalem. Isa na lang yan, okay? Inulit lang, okay? Pero pareho sa kanila, coming down from God, out of heaven, ganun din. Descending out of heaven from God, okay? Iba lang. So, pinocus lang, nirefocus niya lang. Kanina, napag-usapan na natin, may ibang binanggit dito, focus ulit tayo dito kasi focus talaga itong yung Jerusalem. Kahit dati, lagi sa Psalms, di ba? Ba't lagi binabanggit yung Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem? Ba't hindi lang Manila, Quezon City? Hindi dahil napaganda nun. Hindi yan sa ganda ng lupa. Kasi ang tagal, nilagay ng Diyos yung kanyang pangalan dun. Maraming mananampalataya dun. Okay? Pinakita niya yung kanyang kapangyarihan doon. Doon na matay din yung mga prophet. Doon na matay si Jesus. Pero kapangyarihan niya doon. Kaya pinipicture ngayon yung Old Jerusalem. Sinira na rin. Lupa lang yun. Pero kaya ngayon, New Jerusalem pinipicture dito. Yung talagang parang pinaka-headquarters na ng Panginoon. Final state. Okay? Kaya sabihin naman niya, having the glory of God, and her light was like unto a most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. So, sino nakita ng precious stones? Hindi tayo nakita, mahirap lang tayo eh. Pero sa mga encyclopedia dati, ngayon sa YouTube, makikita niyo yung paano yung kinakat. Ang ganda niyan. Hindi yung ordinary, hindi yung katulad ng marble, na isira. Pag tingin mo, napakatigas, makinta, pag pinalish, ang gandang tingnan. Okay? Eh kasi ang nakukuha natin dito, maliliit lang. Okay? Kaya nga napakamahal niya kahit maliit. Imagine mo ngayon. Hindi kasi hindi tayo makarelate, no? Nagpakita muna ako dito. Yung mga mayamang walang magawa sa pera. Yung diamond. Nakakita niyo ba yung diamond na cellphone na parang yung diamond? Bakit yung diamond kasi ngayon nakagawa na. Pero puro ganun daw yung heaven, no? New Jerusalem. Hindi natin alam lahat ng pinagkaiba ng jasper. Basta makintab yan. Maganda. Tingnan, okay? Baka next week pakita natin. And had the great wall, and had the wall great and high,
and had 12 gates. Okay, parang imagine nyo ba yung city? Dati, ngayon kasi wala na masyadong ano eh. Mga wall-wall ngayon kasi nga, wala naman mga barbaric na ano, susugod dyan eh. Pero kung napunta kayo doon sa Fort Santiago ba yun? Intramuros. Sino nakapunta doon sa Intramuros? Sino hindi pa? Minsan, gala rin tayo doon, ha? Soul winning tayo doon. Nag-soul winning kami dati doon. Nasa pandemic, eh, no? Banda rin doon sa Luneta, di ba? Nag-alita sa Luneta. Nakasama ko Luneta? Ah, sila lang pala, no? Medyo konti lang doon. Puro wall. Medyo, kalapit na yun. Di ba kayo nag-ano doon? Di ba kayo nag-field trip? Malang field trip. Oh, basta sa vicinity lang yun, sa Manila, okay? Sa, minsan talagang kailangan tayong gumala, ano? Nakilala mo pa yan? Napunta na ba tayo doon? Sila? Field trip eh, di ba? Anyway, yun, kailangan lagi yung mga walls para yung nagpo-protect eh. Pero dito kasi wala nang po-protectahan dito. Pero yung design eh, yun yung boundary ng Holy Jerusalem sa ibang part ng New Earth. Anyway, so imagine natin ha, may wall, may gates. Pasan yung gates, syempre pasukan. Pero yung 12 gates, yung 12, madalas makabalingit dito. In the gates were 12 angels. Anong ginagawa ng angels? Para security guard. Pero wala nang kasalanan nun eh. Siguro, ano lang. Forma, hindi ko alam. Para siguro may sasaludo sa'yo. Pag minsan, gusto natin yung ganun eh. Anong gano'n siguro. Pero ito wala nang ano, wala nang gagawa dyan eh. Siguro forma na lang to. Sino na saladuan ng security guard dito? May yaman niya madalas eh, di ba? Teacher. Minsan yung mga mahaling ano, hotel, di ba? Ganun. Anyway, okay yung maghalala. Pag sa tagalangit kayo, angel. Okay. Imagine nyo na. And then may 12 gates, 12 angels, and names were written doon. So may pangalan. Kahit sa temple ng Jerusalem, kasi marami para malaman, anong gate ba? Diba? Ang alam lang natin sa ano, gate 2, gate 1. Pag malaki yung subdivision, may gate 1, gate 2, diba? At alam mo saan pupunta. Ngayon dito 12. Nilagyan ng pangalan. Para alam. Nakakalito naman kasi yung gate 1, gate 2. Eh, 12 yan eh. So, nilagyan ng pangalan. At yung pangalan daw doon ay 12 tribes of Israel. So, yun, gate Dan, gate Judah. Ba't sila na naman ang bida? Ewan ko. Hindi, ano yan? Kasi marami silang ginawa rin sa Panginoon dati. Okay? So, marirestore yun. Kasi, in-honor sila, I believe, ng Diyos. Okay? The wall of the city had 12 foundations. So, anong gusto niya? Foundation o gate? Kasi foundation naman, apostle naman. Okay? Yung 12 foundation in them, the names of the 12 apostles of the Lamb. So, next week, pakita natin dito, may mga gumagawa kasi dyan. At least, maano natin, ma-picture natin. Kasi hindi wala yung foundation. Yung foundation nasa ilalim. Okay? And he talked with me with a golden reed to measure the city and the gates thereof and the wall thereof. Ba't sinusukat pa? Para lang mapakita ba? Para ma-imagine natin kasi dati wala pa YouTube. So, sinulat lang. So, parang ma-encourage tayo. Amen? Hindi tayo laging mahirap na lang ako. Gates-gates ka pa dyan. Pagpasok namin, yun na yung bahay namin. Diba? Pagpasok mo, walang gate, ng gate. Wala nga rin pintuan eh. Diba? Pero pag nasa langit ka na, kung sa langit ka, kaya siguro din sa langit kayo. The city light 4 square. Pag sinabi lang sa Bible ang 4 square, square lang yan. Okay? Pero actually dito, mamaya sabihin yan, the length, the breadth, and the, ano yan? Length, the breadth, walang height.
the height, or equal, okay? So, ilan daw? 12,000 furlongs. Nakalimutan ko na yun. Basta malaki yan. Medyo malaki yun. Parang nung pinakita nga sa mundo ngayon, ang laki niya parang nakaumang na ganun eh. Ngayon, ito yung Earth, parang kitang-kita mo siyang ganyan. Pero hindi natin kasi sigurado kung yung pa rin yung Earth na yun. E baka yung New Earth malas malaki. Pwede ganun, di ba? Pwede, di ba? Why not? Kasi pangit naman nakaumang na ganun, ang laki. Parang ring. Parang ring. Anyway, they measured the world thereof. Paalala niyo sa akin, ha? Papanoodin natin mo. Yung height po ng world na yun, lagpas po ng langit. Parang ganun, pag binaano mo, 12,000 furlong, ang laki nun. Yung furlong, nakalimutan nyo yun, eh. Basta parang 8 miles, parang ganun eh. O 12 miles, parang ganun. Ang laki nun. Palalim sa akin ha, sa Sunday, bago tayo mag-start. Pakita ko yung, nakita naman natin dito tabernacle. Dati, sino nakapunan ba? Sa video. Yung sinubukan lang nilang, para nakikita natin. Ha? Tabernacle yung dating tent, yung... Ah. Okay, share nyo na lang ngayon, no? They measured the wall thereof in the ha- So, hindi yung haba niya, hindi lahat gate yun, ha? Meron lang taas. Pero, ang tawag dito sa cube to cube. Cube siya, kasi yung length, breadth, pare-pareho. In the building of the wall, as it was jasper. Basta magandang stone lang yan. The city was pure gold. Wala nang lupa. No? Wall of gold. Like unto clear glass. Yun ang matindi. Paano naging clear ang ano, makintab? Nagniningning. And the foundation of the wall of the city were garnished with all manners of precious stone. Yan. Dito mo. Dito na ako si Justin. Nasa ba si Justin? Wala. Maaga pa. Sila tayo nagsisimula eh. The foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, second sapphire, the third chalcedony, the fourth one emerald. Ilan dyan ang alam yung stone? Pakita ko rin yan sa inyo, ha? The fifth sardonyx, sixth sardius, seventh crystallite, beryl, ninth. So, sa mga ganda, iba-ibang kulay niya, pero lahat siya maganda. Okay? The 12 gates were 12 pearls. Ito na, ano ka rin dyan eh? Pearl. Sino nakita ng pearl? Tunay. Tunay ba yun? Okay. Tingnan din natin yan, ha? And the street of the city was pure gold na naman. Hindi ba grocery yun? Pure gold? As it were transparent glass. Ay, ganda. Amen? Kaya sabi nga, nakaka-encourage sana to. Huwag yung mahirap ako eh. Mahirap ka na dito, maligtas ka, solve ka na. Kahit wala ka masyadong reward doon, yung maganda yung, ano mo, nilalakaran mo, ginto. I saw no temple. O, ba't wala ng temple? Sabi naman kasi, for the Lord God Almighty and the Lamb. Nakita nyo yun? So, hiwalay pa rin sila, pero sila rin temple. Again, medyo, ano to, matalinhaga, no? Siguro kasi nga iba na yung katawan din natin, hindi na tayo kailangan dumalo ng ganun. Tapos sasamba ka sa temple. Hindi na siguro kailangan. Di ba? And the city had no need of sun. Yung city lang naman, di ba? Siguro nga kasi yung mga ginto daw, pag naarawan lang yun ng konti, nagniningning na yan eh. Eh si Jesus, kinumpara niyan sa araw. Okay? Imagine nyo ba ang hirap, no? Basta maganda, yun na lang. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor unto it. So, ano sabihin ng glory and honor? So, kahit ngayon po, ah, yung mga, kahit sa, naalala nyo yung kay Solomon, anong ginagawa sa kanya? Yung mga bumibisita ka sa kanya, hindi lang basta bumibisita, yung lagi yung may bit-bit.
Ganyan yung mga yan, regalo. Diba? Ayabangan yan eh. Kaya niya kasi ino-honor na nila yung lugar din, tsaka ang Diyos. And the gates of it shall not be shut at all. Binuwi mo yung may gate pa, hindi naman sa saraduhan. Parang 7-11. Alam, 7-11. 24 hours a day, 7 days a week, bukas. Eh, ba't may gate? At may kandado? Nang ganun eh. Hindi natin alam. Pero may gate. Siguro pag may ano lang, ano ko. Forma lang ba yun? O? Pero maganda yun, okay? And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Okay? Wala na rin araw, hindi wala na rin gabi. Pastor, baka mapuyat tayo doon. Hindi ka na rin mapuyat. Hindi ka na utulog. Wala na rin nag-aasawa nga doon eh. Siguro lahat ng di natin na-enjoy dito, i-enjoy natin. Mas maganda pa. Amen? Walang tulugan. Yung mga bata, wala nang tulugan. Laro kayo ng laro. Kung bata pa kayo doon, ha? Tutulog lang naman tayo kasi napapagod tayo. Hindi na tayo napapagod din. Oo. Ang sarap, di ba? Oo, kasi ganyan, minsan, kaya yung mga bata daw, ganito kwento dyan. Yung mga bata, yung matulog. Kasi, di ba, pag naglalaro, baka nga hindi ka rin madapa eh. Lumilipad ka na yun eh. E teleport ka pa. Hindi ka rin mauntog. Tumatagos ka na nga rin eh. Hindi na. E depende yun. Yung ibang mga hindi nagtapat masyado, yun ang nakikita ko dun eh. Kasi sinabi sa Daniel, di ba? Iba-iba tayo ng ano, hindi pala sa ano pala, Corinthians din yan, di ba? Iba-iba yung glory. Baka iba-iba yung bilis din natin. Yung mga hindi nagtapat, tatamad-tamad, ayaw mag-church, minsan lang sa isang ano, taon. Nasa langit ka, pero normal na tayo. Hindi ka nakakalipad, ganun. Glorified body pa rin, hindi ka rin nagugutom. Pero kumakain tayo, di ba? Yan ang maganda doon. Hindi ka na poops. Hindi na kailangan eh. Puro sarap na lang, di ba? There shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever work it abomination or make it a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. So inulit lang po na wala nang kasalanan doon, wala rin makasalanan doon. Yung mga nasa sa mga ligtas na lang. Wala nang bakla doon. Wala nang madumi doon. Bastos. Wala na. Ay, sarap doon, no? Dito, misa, hindi ka makaiwas, eh. Malapit na naman ang June. Diba? January. Wala, hindi ka makaiwas kahit yung nilalaro ko, yung, ano, language. Ngayon akong language app. Puro, ano sila sa bading, eh. Pati example nila, his husband. No, ganun example nila, his husband. Kaya ang dami nagreklamo. Parang mali ito, ah. Mga bading, eh. Maano sila sa bading. Pero pa sa langit, yes, wala nang bading. Wala nang tomboy, wala nang bastos din doon. Saya, di ba? Gusto niyo ba doon? O, dito na lang kayo, kayo nyo. Ako, gusto ko na doon. Pero mag-ipon tayo ng reward, amen? Ano maganda. Kaya kanina, talagang ang sakit na nalalamunan ko, eh. Tsagain ko na to. At least may natutunan kami ni Brad. Yung pala, nag-pray pala si Brad. Kasi inayawan ko na eh. Inakwentohan ko na lang para, may sabi, kwento ko na lang ng konti ah. Eh kayo nga dapat, kasi nalaman, di ako bukunado. Sabi niya, eh dapat pala wala kayo dito. Sabi ko lang gano'n. Eh kaya nga pinuntahan namin yung kakilala ni Brad. Kinuwentohan ko na lang si ano, tatay. Di, sinarang ko na rin. So bandang uli, yung kaso, inaabot kami ng siyam-siyam. No? So, ang saya, di ba? Tanong ba? Eh, pastor, baka hindi yung totoo. Pastor, baka iba po yung reward dyan. Ha? Baka iba po yung reward dyan sa'yo. Nga din alam. Diba, ganun naman yun eh. Ang natuwa ako nung sinabi mo, bad. Kasi nga, naramdaman ko rin yun. Wala na eh, give up na ako, di ba? Sabi nyo, pinag-pray dyan ako.
Sige, baka paalisin na kami, papaalisin na kami, sabi. Hindi pala kayo bakunado, hindi kayo pwede dito. Alam niyo ba, may CCTV doon. Pinapaliwanag ko pa, di ba? Sabi niya, yung matanda, saka siya, simula bakunahan, nagkasakit. Ayun naman pala tayo eh. Eh, dapat di tayo bakuna. Hindi, dapat magbakuna ka. Kasi, ano, dapat, hindi ka, dapat susunod tayo. Kasalanan po daw yung, ha? Kasalanan daw yung hindi sumunod. Eh, di babasahin ko sana sa Acts na si Peter nga, saka si John, di sila sumunod. Ibig sabihin, may mga times, di ka susunod, di ba? Eh, wala, talagang inuunahan na. O, sabi ko, sige, wag na nga. Kwento-kwento ko na lang para matapos na sina Jamie doon. Bandang huli, yun din. Eh, kasi siguro, natauhan niya kasi pinag-pray ni Bad eh. Ganon, tandaan niyo yung mga silent partner yung trabaho niyo. Pag ikaw yung nag-share, minsan, mas ano kay, hindi ka mapasensyoso kasi pinasayang oras mo, di ba? Nakakasam. Pero yan. So yan, kaya hanggang matapos po yung Bible, puro kaligtasan yan. May kinalaman yan doon, kaya tiyagain nyo. Kung na-visit kayo sa mga bakla dyan, later, wawala na yan, yung naisipin nyo. Hindi na kailangan mag-visit ngayon. Okay, pigilan yung sarili nyo. Isipin nyo na lang, yung may mga pag-asa pang maligtas, yung naisipin natin. Sila yung target natin. Amen? Amen. Question? Medyo mabilis lang kasi inaamin ko sa inyo, hindi ko alam kung ano na ito eh. Yung pwede lang natin ano dito, makuha dito. Basta maganda. Yun na yun. Pero yung ibang tanong na nasagot din eh, di ba? Basta maganda yan. Yan ang pag-asa natin. Ilang taon na tayo mabuhay dito. Amen? Mga bata, magtapat na kayo. Eh, basta ikaw, ano ka na eh, 40 ka na eh. Ako, gusto ko mo mag-happy-happy. Bahala ka sa buhay mo. Sasayangin mo. Amen? Amen. Sana, ano kayo? I encourage kayo. Masaya to. Dapat nga, madalas natin itong... Next week... Maikli na. Wala na halos natira actually. May konti na lang na pahabol and then mga ending credits kumbaga sa pelikula. Okay? So, yan na ang choir. Bago mag-choir, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na nakita namin, napaganda dyan. Mga bagay pa rin, hindi na namin maintindihan kung ganito kaganda, kung bakit ganito, bakit ganyan. May pray na at least sapat yung nasulat sa inyong salita, Panginoon, ma-encourage kami para magpatuloy, maglingkod kung ano man yung natitira pa naming taon sa buhay na to, Lord. Marami pa nagkakagulo sa ibang bansa, kahit dito, para kaming sinisikil na rin, Panginoon, parang malapit na yung Antichrist, kung ano man yan. I pray na mag-relax din kami, Lord. Kumbaga, magtiwala kami sa inyo, hindi kayo matakot, mag-alala. Kung ito'y darating, ito'y darating. Ba't kayo po yung tatapat sa inyo pa anong kaya namin gawin para maraming maligtas, para kayo po yung madakila sa church and sa aking buhay personal. I pray na allow nyo po kami, Lord, ang mga bata, tuturuan din po, Lord, sila ang dumating to sa aking panahon. Salamat din po, Lord. But we're looking forward, Panginoon, sa inyong time na kayo po'y darating at kung kailan po kami dyan mapaparin mapapapunta dyan, Panginoon, at yung mga bagay pa po na nakita namin dito. Millennium and then yung heaven and new earth. Ito po yung aming kasabikan at ito po yung aming paghandaan din po, Lord. Aming pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.